Magandang gabi sa inyo lahat. Alam nyo, sabik na sabik na ako mangaral dito eh. Pangalawang Thursday to, nakala ko hindi na naman matutuloy. Dahil nung una, may kainan pa naman sana. Eh, bumaha. Pinakita ni Seni sa kanyang messenger, talagang malalim. Kanina, malalim na naman. Sabi ko, hindi, maaga pa naman, alas dos pa lang naman eh. Kaya salamat sa Panginoon, tayo'y nandito ngayon at hindi naging hadlang yung malakas na ulan kaninang hapon. Alam nyo, noong malala ko yung aming auntie, si Mrs. King, itong huling niya mga araw, nung magkita kami, ang laki ng kalungkutan na dama ko sa kanya. Dahil, nung lumapit ako sa kanya, ang tanong niya sa akin, sino ka? Nakalimutan niya ako. Samantalang halos magdamagan kami, nagsisharing ng Bible. Pero nung sandaling yun, talagang nalungkot ako dahil hindi niya ako makilala, pati kanyang sarili. May sakit na siyang Alzheimer. At si Ama rin, bandang huli, huling mga araw niya sa ospital, ganun din, medyo nakalimot na rin. Nakakalungkot ko na isang tao na dati mong kasama, dati mong kakwentuhan, dati mong kapalagay ng loob, tapos hindi ka makilala. Hindi mo alam kung sino ka. Ano pakiramdam kaya ng taong yun? Ano kanyang naramdaman na hindi niya maalala ang kanyang sarili? Sa atin lang, nalulungkot tayo, di ba? May iba naman nagtatawa. Pero, hindi naman kilala sarili niya. Para kung palabas ni Jackie Chan, who am I? Sino ba ako? Now, dito po sa ating babasahing talata sa 2 Corinthians, eh mayroon din kahuwing ang pangyayari dito na mga Kristiyano tila mayroong Alzheimer, tila nakalimot ng kanilang mga sarili. Kaya dahil nakalimutan nila ang kanilang mga sarili kung sino sila, kung ano-ano ang kanilang mga ginagawa. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 13, verse 5. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Ganito ang sabi ni Pablo sa kanila. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubok. Pinamagatan ko po ito na mensahe para kumatiyak na ako'y ako bilang Kristiyano. Paano kumatiyak na ako'y ako bilang Kristiyano? Bago lahat, tayo muna'y tumulog sa Panginoon, humingi ng tulong sa Kanya. O aming Diyos, batid din niyo na kami po ay makasalanan at ang aming mga kaisipan ay may bahing kasalanan. Maaari kaming maligaw sa aming sariling pangunawa. Hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na magbigay sa amin, bawat isa sa amin narito, magbigay ng liwanag ng kaunawaan ng inyong mga salita. Sapagkat ang mga salita ninyo ay espiritual. Ito ay espiritu, ngunit maunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya kami, ayaw namin magtiwala sa aming sarili, tulungan kami na ipaunawa ito sa aming buhay upang makita namin kung sino kami sa aming mga sarili. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Now, dito sa ating binasa na verse 5, ilakit natin yung buong konteksto rito. Dahil sa mga maling paratang kay Apostol Pablo, ng kanyang mga kapatid na sinimulan niyang trabahuin ang bayang Corinto o Kristiyano sa Corinto, nagbabala si Apostol Pablo ng mabigat na utos na ang sabi niya, siyasatin niyo muna ang inyong sarili
upang matiyak ninyo kung sino kayo sa buhay na ito. At bilang Kristiyano, tayo na narito, ito'y aral din sa atin at mensahe na bago tayo humatol sa iba, ay kailangan munang siyasatin natin ang ating mga sarili kung sino tayo. So anong dapat natin gawin? Ang talatang ito ay magbibigay sa atin ng paraan. Kailangang siyasatin natin ang ating mga sarili, patunayan ng ating mga gawa at mapuno tayo kay Kristo. Yun po yung tatlo. Isa-isahin po natin. Ang dapat po natin gawin upang makilala natin ang ating sarili bilang mga Kristiyano ay dapat tayong magsiyasat sa ating sarili. Tingnan niyo ang sinabi ni Pablo rito sa verse 5a. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Now, ganito po ang pagkakasabi ni Pablo sapagkat nauna po rito kung paano pong siraan si Apostol Pablo. Dahil may mga nangangaral dito mga bulaang apostol at nadala sila sa mga matamis na mga pananalita at pangangaral ng bulaang apostol. Kaya naman, etong mga Kristiyano sa Corinto, sila po ay humatol kay Pablo na si Pablo rin ay isang hindi totoo. Kaya sabi dito ni Pablo, siyasatin nyo muna ang inyong sarili. Ibig sabihin po ng siyasatin ay hatulan mo muna ang iyong sarili. May kasabihan po tayo na bago tayo humatol sa iba, hatulan na natin ang ating sarili. Bago tayo magtanggal ng puwing sa iba, ay tanggalin muna natin ang gatroso na puwing sa ating sariling mga mata. Now, ang tanong dito, bakit nagawa nitong mga Kristiyano rito na hatulan si Pablo? Ito ba ang turo ni Pablo sa kanila na kayo'y maging manghahatol sa iba? Gaya ng turo ni Pablo sa Galacia, ipinagtataka niya kung bakit ganon ang naging ugali ng mga Kristiyano ito. Nakalimutan nila ang kanilang sarili na sila'y mga Kristiyano. Sila'y umaasal na sila'y hindi Kristiyano. Umaasal sila tulad ng mga bulaang mga apostol. Kaya ang sabi ni Pablo, kung ating gagamitin yung Galacia 1:6, ganito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, ako'y namamangha na napakabilis niyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Ganito ang nangyari sa Corinto. Dahil sa mga lumalaganap na mga ngaral na iba, agad silang nadala. Kaya naman, eto, nagsimula na silang humatol kay Pablo. Sa simula pa lamang, mabigat na ang loob ni Pablo rito. Dahil bagamat puno ng spiritual gifts itong mga taga-Corinto, hindi sila lumalago. Sila o nag-aasal na karnal. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila sa 1 Corinthians 3:1-3, at kung mabasahin na ang 1 Corinthians chapter 3, nasimula po lamang sa verse 1 ganito. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga tao espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom pa kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga panilibugo at mga pagtatalo, hindi pa kayo'y makalaman at kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. Ito sinasabi ni Pablo, makalaman kayo. Hindi kayo makaunawa o makapamuhay sa espiritual dahil meron pa kayong pagkakampi-kampi, may paninibugo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Alam niyo, napakalungkot ito dahil naturingan na matatagal ng Kristiyano yung mga kapatid natin sa Leyte
kung ganito ang kanilang nagiging ugali, kung paanong siraan nila ang ibang kapatid, kung paanong hatulan nila ang ibang kapatid na nag-iiba na ng doktrina, nag-iiba na ng pamamaraan ng kaligtasan, nag-iiba na ng grupo. Baka naman sa atin mayroon din ganon. Kaya mayroon tayong alitan, paninibugo sa ating kapwa kapatiran. Kaya na, siyasatin muna ang sarili natin bago tayo pumaton sa iba. At hindi lang yon, ang sabi ni Pablo pa rito, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Ano sabi dyan? Kung kayo'y nasa pananampalataya. So, ano po ibig sabihin nun? Pag sinabi kong kung kayo nasa pananampalataya, ang unang-unang sinasabi ni Pablo dyan, kung kayo nga ba ay totoong ligtas? Sapagkat ang isang taong hindi paligtas, marami siyang mga laban sa mga Kristiyano. Marami siyang paninira laban sa Kristiyano. Napalagay ko si Pablo rito, hindi naman siya nagduda sa kanila. Pero pinasusuri ni Pablo sila sa kanilang pananampalataya. Dahil kung ating babasahin ang unang Korinto, chapter 15, ganito ang sabi niya, kabilin-bilinan niya sa mga kapatid. Dahil nasa problema roon. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipiningaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman inyong pinaninindigan. Nasa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Tinanggap ng mga taga-Korinto ang ebanghelyo at sila'y naligtas kung, ang sabi nito, matatag ninyo itong panghawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kahuluhan. Marami pong sumasampalataya na walang kahuluhan. Kailangan matyak natin ang ating pananampalataya. Tayo nga ba ay totoong sumasampalataya? Buong puso pa natin sinasampalatayanan si Kristo na siyang tanging tagapagligtas at wala ng iba. At ang ginawa ni Kristo sa krus ang siyang paraan upang ikaw ay iligtas. Wala ng iba. Sinasampalatayanan mo ba ito? Dahil kung hindi, kung ikaw ay ligaw, marami kang masasabi sa mga lingkod sa Diyos, sa mga kapwa Kristiyano. Kaya na, pag sinabing siyasatin muna kung kayo'y nasa pananampalataya, unang-una dyan, kaligtasan. Ligtas ka ba? At ikalawa, paano mo mapatunayan ligtas ka? Ang sabi ni Pablo rito sa 2 Corinthians 5.17, ang sino mang na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. At ang lumang mga bagay, wala na. Mas na ninyo, nagbabago ang lahat. Kapagtataka na rito mga taga-Korinto, imbis na sila tumatagal sa kanilang panampalataya, umaasal silang karnal, umaasal silang hindi espiritual, at naninira pa sa kanilang guro, sa kanilang apostol mismong nagturo sa kanila na siyang nagpahayag sa kanila ng kaligtasan upang mahango sila sa kabulukan ng kasalanan. Ano pong problema? Nagdala sila ng mga bulaan. Nagdala sila ng mga bulaan. Kaya ingat mga kapatid, kahit magaling magsalita yung mga napapakinggan niyo sa radyo, kahit magaling yung magsalita, yung inyong nakikilalang mga tao na nangangaral, pero kung ang kanilang pangangaral taliwas sa ipinapangaral ng mga apostol, mag-ingat kayo, baka kayo madala. Eh sabi naman nila, hindi, gusto ko lang malaman yung kanilang doktrina. Okay. Yan ang danger dun eh, kasi medyo sumasayaw ka sa tugtog ng tukso. Mag-ingat talaga. Ito ang turo ng Panginoon sa atin, sa kanyang mga alagad, na ang sabi ng Panginoon, huwag kayong humatol upang kayo ay huwag hatulan. Sapagkat ang sukatan na inyong pinanghatol sa iba, siya rin sukatan na ihahatol sa iyo. Kaya dito si Pablo, mabigat ang kanyang babala. Siya sa atin yung sarili. Alam niyo kung paano paninira nila? Mabigat po, mga isa-isahin natin.
So tayo ba ay mayroon ding mga paghahatol sa ating mga ngaral? Humahatol ba tayo sa inyong mga elder, sa inyong pastor, sa inyong leader sa iglesias? Ibaba natin, humahatol ba tayo sa ating kapwa mananampalataya? Siyasatin natin ang ating sarili. Siyasatin natin, sapagkat mas marami tayong nagagawang mali kaysa sa iyong hinatulang isa. Kasi isa lang yung katurong daliri natin sa kanila, pero tatlo yung pabalik sa atin. Ibig sabihin, mas marami tayong nagagawa na dapat nating siyasatin sa ating sarili. At ito laging nating tandaan. Ito bang tinuturo ng inyong elder? Ito bang tinuturo ng inyong preacher na humatol sa iba? Palay ko hindi. Kaya ang tanong, Kristiyano ka ba? Kung hindi ka pa Kristiyano, eh bigan, tandaan mo, pati si Kristo kahatulan mo. At kapag si Kristo ang hinatulan mo, walang kaligtasan mangyayari sa iyo. May ito. So upang ma-check natin na tayo nga ay makilala natin sa ating sarili na tayo Kristiyano, una, magsiyasa tayo ng ating sarili. Ikalawa, dapat natin gawin, magpatunay tayo ng ating mga gawa. Ang sabi sa ating text, basahin natin muli, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Patunayan ninyo na kayo nga ay talagang Kristiyano. Baka nakalimutan nyo lang, baka may Alzheimer ka. Hanggat hindi mo siniyasat at hindi mo pinatunayan sa iyong mga gawa, hindi mo makikilala kung sino ka talagang totoo. Pag sinabing subukin mo ang iyong sarili, tingnan mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Ngayon, halimbawa, ngayon narinig niyo, maring isa tayo rito na tayo ay mayroong paninira, may paghatol tayo. Ano ang iyong ugali nang marinig mo ito na ikaw ay tinutuwid ng Panginoon? Ititigil mo ba ang paratang na ito? Tulad ng ginawa ni Pablo rito, marami nang paalala si Pablo sa mga Kristiyano rito. Itinigil ba nila? Nasubukan ba nilang tumigil sa kanilang ugali? Alam niyo kung anong paratang nila? Basahin natin una sa chapter 12. Balikan natin ang kanilang paratang. Sa verse 11 to 12, ganito ang sabi ni Pablo. Ako'y naging hangal, sabi ni Pablo. Pinilit ninyo ako. No? Ang context dito, si Pablo, para siya naghangal dahil kanyang pinagtatanggol ang kanyang pagkakustol na hindi dapat. Pero dahil itong mga kapatid natin dito, kapatid ng mga Kristiyano sa Corinto, ay talagang hinatulan siya, pinilit nila si Pablo na magpatunay na parang hangal. Kasi ang isang lingkod, hindi dapat nakikipagtunggalian para ipagtanggol ang sarili. Pero sabi ni Pablo, ako'y naging hangal, pinilit ninyo ako, sapagat ako ay dapat ninyong purihin. Sabi niya, purihin dapat, kasi sila, si Pablo ang nakatulong sa kanila. Sapagat ako'y hindi hama na mababa sa mga dakilang apostol na yon. Ang tawag niya sa mga bulaan eh, mga dakila. Kahit na ako'y walang kabuluhan. Tunay na ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinasagawa sa inyo na may buong pagtiyaga. Sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Ano pong hatol nila kay Pablo? Bula ang apostol si Pablo. Ang totoo, yung mga super apostles na nangangaral sa kanila. Mabigat yun. Na iyong sabihin na, hindi naman Kristiyano yung pastor natin. Hindi naman Kristiyano yung mga preacher natin dyan. Mabigat yun. Mabigat talaga yun. Ikalawang hatol nila, sa verse 14, ang sabi sa verse 14, narito ako,
handang pumarian sa inyo sa ikatlong pagkakataon. Ako hindi magiging pasanin sapagkat hindi ko hinahanap ang sa inyo, kundi kayo sapagkat hindi nararapat ipag-impok ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Now, mayroong picture na pinapakita rin si Pablo sa mga taga-Korinto. Siya'y tumatayo bilang magulang. At ang mga magulang, ang katungkulan niya, siya ngayon ang mga siwat, mga laga, ang mag-impok para sa kanyang mga anak. At hindi yung mga anak ang asahan ng magulang na sila dapat mag-impok para sa kanilang mga magulang. Katungkulan ng magulang, lalo sa literally, magulang, pag nasa poder mo pa ang isang anak mo, katungkulan ng magulang yan. Pero kapag hiwalay na, may pamilya na, ay katungkulan nila na tumanaw sa kanilang mga magulang. Pero ibig sabihin dito ni Pablo, ako mismo yung inyong pastor. Ako mismo yung inyong tagapagturo. Katungkulan ko na kayo ay pangaralan. Katungkulan ko na kayo'y palakasin. Katungkulan ko kayo na kayo'y patibayin. Hindi ako ang inyong patibayin. Katungkulan ko na kayo ay bigyan ng nararapat na pagkain sa inyong kaluluwa. Ako pa ngayon ang tuturuan ninyo. Anong nangyari? Kasi ang sabi nila, pasanin sa kanila si Pablo. Kalahin mo. Bagay sa ating panahon, maraming pastor pasanin ng mga miyembro. Kasi maraming pastor, katulad lang, sumili po kanina, yung tinayad ko sa YouTube, yung The False Prophets, no? The present time false prophets. Napakarami sinabi doon. At wala silang ibang pinapangal kundi ang kumita ng pera. Kailangan daw, ang isang Kristiyano hindi dapat naghihirap, kailangan kumitita ng pera. Pero si Pablo, hindi siya pasanin. Dahil sa totoo, hindi siya umaasa sa tulong, sa mga bayad na, hindi siya tumatanggap ng bayad para wala silang masabi sa kanyang pangangaral. Pero hindi niya pinagbabawal na dapat ang pastor o ang mga preacher ay dapat sinusuportahan. Siya mismo ang nagbigay at nagmukahay na kailangan suportahan ang mga manggagawa. Pero siya, hindi siya tumatanggap. So nagpapatunay rito si Pablo na hindi siya pasanin. At ang mabigat pa, verse 16 hanggang 18, yung paratang nila. Ang sabi, ako'y hindi naging pasanin sa inyo. Gayon man, sabi ninyo, yamang ako ay tuso, mapaglalangan ko kayo sa pamamagitan ng daya. Kayo ba'y aking dinaya sa pamamagitan ng sinuman na aking sinugo sa inyo? Hinimo ko si Tito na humayo at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo ba'y dinaya ni Tito? Hindi ba kami kumilos sa iisang espiritu? Hindi ba gayon din ang aming naging mga hakbang? Sabi ni Pablo, hindi ako nagdaya sa inyo gaya ng inyong paniniwala na ako'y mapanlamang. Ang sabi ni Pablo, grabe yung kanilang maratang kay Pablo. Ang sabi pa nga ni Pablo roon sa mga taga-Efesus, kung ating titignan ang Efesus sa Acts chapter 20, ganito ang sabi niya. Ang Efesus, mahal niya ang iglesia nito sapagkat ito yung pinakamatagal na iglesia na kanyang sinamahan at tinuruan. Ngunit kailangan siyang humayo dahil nakatakda na sa kanyang buhay na humarap siya sa Romano, sa paghahatol. Kaya ang sabi niya sa, diretso na tayo sa verse 34. Ganito ang sabi niya, verse 33, hindi ko pinag-iimbutan ang pila o ang ginto o ang damit ninuman. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. Malinis ang puso ni Pablo, pero dahil sa kanyang kalinisan, siya ay hinatulan.
kasi nasusuportahan yung mga kasama niya, nabibigyan ng mga kailangan, gugulat yung mga Kristiyano, saan po kung si Pablo ng pera, pati yung sila Tito, pati sila Timoteo, nasusuportahan niya. Eh alam naman natin, trabaho ni Pablo, tent maker siya. Gumagawa siya ng tolda. Gumagawa siya ng tolda. So mali ang kanilang hatol na siya ay false apostle, na siya ay pasanin sa mga kapatid, na siya ay mapanlamang tuso, mali. Kaya ang sabi ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili, pati sa inyong pananampalataya, at patunayan ninyo sa inyong mga gawa. Handa ba kayo na tumanggap ng saway? Sinusunod ba ninyo? Kaya ito rin sa atin. Na ipapakita ba natin ang ating pagbabago kapag tayo po ay nasasaway? Sapagkat dito si Pablo nanaway, at siya nag-uutos na siya sa atin. Tayo ba? Kapag tayo nakakarinig ng mga mensahe, at tayo po ay nasasaway, tayo ay nakakapakinig ng mga aral ng tila, ikaw ang pinatutungkulan. Ano ang ugali mo pagdating dyan? Pinapatunayan mo ba na tinanggap mo ang pagtutuwid na yun at nagbago ka? Espiritual ba ang iyong pangugali o karnal? Madali kang magalit. Paano ka tumanggap ng mali? Paano ka humingi ng forgiveness sa kapatid? Bahala siya. Siya may kasalanan. Bahala siya. Manigas siya. Pero alam natin, may mga saway tayo mula sa pangangaral. Sino man ang mangaral. Anong attitude natin doon? Nagbabago ba tayo? Napapatunayan ba ito sa ating mga gawa? So dito, upang makilala natin ang ating sarili bilang Kristiyano, dapat magsiyasat tayo sa ating sarili at magsiyasat tayo sa ating pananampalataya, at pagkatapos patunayan natin sa ating mga gawa na tayo handang tumanggap ng saway at handang magbago. At ikatlo, na dapat natin gawin, hindi lamang na tayo magsiyasat ang ating sarili, hindi lamang na magpatunay tayo sa ating mga gawa na tayo ngayon nagbabago. Ikatlo, kinakailang gawin nating mamuhay na puno kay Kristo. Hindi ang sabi sa verse, sa huling-huli ng verse 5, hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo Jesus ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Kung kayo nabigo sa pagsubok, dun sa una, pagsiyasat at pagpapatunay, walang Kristo ang iyong buhay. Pero ang sabi ni Pablo rito, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Espiritu at ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa inyo? Paano nagawa ito? Nahatulan ang gawain ni Kristo sa buhay ng kanyang mga ministro. Paano nagawa? Hindi nyo pa nalalaman na si Jesu Kristo ay nasa inyo. So ang turo dito ni Pablo, teka muna, baka nakalimutan mo. Kailangan mapuno ka kay Kristo sa araw-araw ng buhay mo. Huwag kang manatiling hungkag. Yung hungkag kong salita, binira kong marinig yan eh. Sa mga Tagalog lang talaga. Pero sa English po yan ay reprobate. Reprobate po ang ibig sabihin dyan ay inilaan sa kapamakan. Hungkag po, wala pong laman. Wala siyang laman. Wala siyang pakialam kung ano ang dapat nasa kanya. At dapat itong sa isip natin, tayo ba ay mga reprobates? Tayo ba ay mga hungkag? Baka nakakalimutan mong ikaw ay Kristiyano at ikaw ay templo mismo ng Espiritu ng Diyos. Galatians chapter 4 verse 6. Diba? At kayo ay naging anak ng Diyos
at ibinigay sa atin ang Espiritu ni Kristo sa atin upang tayo makatawag ng Abba, Ama. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, hindi nga ba naman nalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Hindi na kayo may-ari ng inyong sarili, kayo binili sa isang malaking halaga. Kaya parangalan ninyo si Kristo sa inyong mga buhay. Parangalan. Pero sa tingin ninyo, napaparangalan ba ang Diyos dito sa ginagawa ng mga taga-Korinto? Muna tayong lumayo, napaparangalan ba ang Diyos sa buhay natin kung ginagawa rin natin ang ginagawa ng mga taga-Korinto? Pag sinabi pong hungkag, walang laman, reprobate, itinanggi, walang kwenta. Isang taong hindi pumasa sa pagsubok, kaya siya hinatula. Asal niya ay bulok at masama, depraved. Siya'y walang laman, siya'y walang saysay. Hindi niya nalalaman kung ano ang tama at mali. Kumbaga, siya ay mayroong spiritual Alzheimer. Limot niya. Kapag limot niya na siya ay Kristiyano at siya ay templo ng Espiritu ni Kristo, ibang klase niya. Matuturing natin hindi siya Kristiyano. Kaya kailangan, ang sabi ni Pablo, mag-refresh ka. Magpakapuno ka kay Kristo. Sapagkat ang sino mang pinanahan ni Kristo ay Kristiyano. Siya ay Kristiyano. Ang manira, lalo na sa kapwa mananampalataya at sa mga leader, ay napakabigat. Angkop sa mga taong yon ang magsiyasat ng sarili, patunayan sa kanyang mga gawa na siya nga ay Kristiyano at magpakapuno siya kay Kristo. Huwag natin sabihin, lagi natin sinasabi yung hindi, wala namang perfectong tao sa mundo. Totoo yan. That is biblical. Pero pag yan ay katwiran mo na walang perfecto tao, tao lang ako, nagkakamali, ibig sabihin, license mo yon, nililisensya mo na magkasala. Wala kang responsibilidad. Bilang Kristiyano, may Alzheimer ka. Hindi mo naalala na ikay puno ni Kristo. Tanda natin, ang sabi ng Panginoon sa atin, utos niya, bagamat tayo may hina, bagamat tayo ay tao, hindi perfecto. Pero utos ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat siya'y banal. Magpakamatuwid kayo sapagkat siya'y matuwid. Ibig sabihin, ating katungkulan, ang habulin, ang pagpakabanal. Magagawa ba natin yun? Magagawa ba natin na tayo'y maging sakdal? Bagamat hindi pa tayo sakdal, magagawa ba natin? Kung di natin magagawa, bulaan si Enoch. For 300 years, si Enoch na natiling lumakad sa Diyos. Nakaya niya. Eh, ang kanyang panahon noon, eh, mas grabe pa sa panahon natin. Nagawa din ni Noah. Sa kabila ng tindi ng kasalanan, nangangaral siya ng righteousness, wala ni isang naniwala sa kanya. Pero pinanatili niya ang kanyang katwiran. Nagawa ito ni Abraham. Nagawa ito ni David. Nagawa ito ni Pablo. Nagawa ito ni Pedro. Dapat ikakatwiran natin. Tao lang ako. Tama, tao ka. Pero isang taong tinubos ni Kristo sa kasalanan. Kaya hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kaya hindi mo dapat ikatwiran. Mahina lang ako. Sapagkat hindi tayo tumanggap ng Espiritu ng kaduwagan, kundi tumanggap tayo ng Espiritu ng pagiging anak. At kung wala tayong pakikipagkasundo sa ating kapwa at sa paghahapon sa kabanalan, ang sabi sa Hebreo 12:14, for without which
no man shall see the Lord. Kung wala po tayong pakikibagay o pag-ibig sa kapwa, nahatulan natin palagi, at hindi tayo namumuhay sa kabanalan, hindi mo kailanman makikita ang Panginoon sapagkat ikaw ay walang laman na Kristo. So ingatan natin na huwag tayo maging humpag. Alamahan natin ang ating buhay. We are Christian. Tayo Christian. Dapat tayong umangat na sa buhay na ito. Si Enoch, alam nyo, habang tumatagal, 300 years, umaangat ang kanyang pamumuhay sa katwiran. Kaya naman, siya ay kinamutan ng Diyos. Kaya natin yon dahil hindi natin ito gagawin sa sarili natin takas. Kundi ginagawa natin ito sa biyaya ng Diyos, sa Espiritu ni Kristo na nananahan sa atin. So kapag tayo po ay naliligaw ng pamumuhay bilang Kristiyano, ang sabi ni Pablo, siyasati ninyo ang inyong sarili. Kung kayo ba'y nasa pananampalataya, at subukin ninyo ang inyong sarili, hindi nyo ba nalalaman na si Kristo ay nananatili sa inyo, maliban lang kung kayo'y bumagsak sa pagsubok. Wala talaga nga. Pero, hindi hinatulan ni Pablo ang mga Kristiyano sa Korinto, kundi pinalalahanan tulad sa atin. Paalala to sa atin na tumayo tayo at mamuhay bilang Kristiyano, mahalin natin ang ating kapwa. Tayo malalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga paalala. Minsan, Lord, may Alzheimer kami, spiritual Alzheimer. Imbis na amin pong ipairal ng amin pong pagkatao bilang Kristiyano, ipinairal namin ang amin pong makalaman. At amin pong ibinababa ang antas po ng Kristyanismo sa aming buhay at inilalagay namin sa isang ordinaryong taong makasalanan na hindi tinubos ni Kristo. Lord, isa itong paghamak sa ginawa ni Kristo sa aming buhay. Isa itong paghamak sa Espiritong nananahan sa aming mga puso. Isa itong paghamak sa pananampalatayang ipinagkalob ninyo sa amin na siyang pananampalataya namin kay Kristo na siyang tagapagligtas at ang gawa niya siyang makapagliligtas sa amin. Kaya Lord, turuan niyo kami sa bawat araw sa buhay namin ito. Pasama ng pasama ang takbo ng mundo. Ngunit may pangako kayo na ang masasama ay lalong magpapakasama. Ngunit ang mga matuwid ay lalong magpapakamatuwid. Maraming salamat po kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.